Hi guys, good morning. Monday ngayon, 7:55. Pupunta ako sa work ngayon. Na-expect ko na ma-traffic kasi Monday. Although Sunday pa nag-start yung weekdays dito sa Saudi Arabia. Pero normally ganun ang nangyayari pag yung Monday mas mo traffic. So sama kayo sa biyahe ko papuntang work. Ito ako sa basement parking. Palabas pa lang ako. Sikip ang daan sa alubungan kasi may construction dun sa kabilang daan, kaya medyo ingat-ingat lang. Yan, yung napansin nyo may mga harang ng mga bato. Naka-park dun sa right side kaya sasabay-sabay ng pasok, may lulusot pa. Maaga pa naman ako 8:30 pa pasok. Pero yun, tinitingnan ko yung traffic. At least hindi ako mali-late.
panahon ngayon dito sa Saudi, 40 degrees na lang. Sabi nga, maabot na ng 50. Kaya medyo kalapit na yung sinasabi ng winter. Pero wala namang ice. Palamig lang. Pero minsan, mulan din ang ice. Pero bihira lang. Talihin nung mag-drive. Kita nyo na. Makanan pala pero nasa kaliwa. Tapos pipiliting kumanan. That is Saudi style of driving. Araw-araw.
ma-encounter niyo yung ganyan yung klaseng sitwasyon. Kahit nga matagal na ako dito, pero parang hindi ka pa rin sasanay dun sa ginagawa nila. Kaya dapat talaga kung dalawa yung mata mo, kung pwede maging apat pa eh. Kasi maluwang yung mga daan dito, pero sa dami din ng sasakyan saka yung klase ng pagdadrive nila, kailangan talagang maingat ka. Kumisan yan, kahit nag-iingat ka, pero pa rin nangyayari nga eh, aksidente. Doble ingat po. Tapos mabibilis pang mag-drive. Kahit na meron dito mga mobile ano, traffic camera, ganun din. Medyo nabawasan, pero marami pa rin po bayan. Ang baga nakagawian na yan eh. So, hindi basta-basta maalis. Style of driving sa Pilipinas hindi applicable dito. Tingin nila hindi ka marunong mag-drive. Kaya minsan yung style mo ng pag-drive medyo hawig na rin sa kanila. Kasi ang kilala nilang ano eh, klase ng pag-drive sa kanila okay yun. Pero syempre ka pa rin dapat na totally na ma-influensya ka nung ginagawa na kasi hindi mali talaga eh. Pagdating mo sa Pilipinas parang ang harapo. Thank you.
mismo SIA. Papunta na ako sa office. Kailangan pa rin magmas kasi kahit na medyo mababa na yung new cases dito ng COVID, kailangan pa rin mag-iingat kasi meron pa rin naman. So punta na ako sa office. Punta na ako ngayon. Doon ako dadaan sa likod. Dito yan yung gate. Berita. Babalag kita. Thank you. Sa loob wala pang ilaw. Yan. Sa ito yung namin, ito yung office ko, ito yung mga server, ito yung opisina ko. Medyo magulo. Alam mo naman mga technician eh. Yan ang pinaka magulong worker. Okay. So guys, dyan nag-start yung morning ko. Pag may pasok. Kasi sa IT ako, ako yung nag-administer ng mga computer dito sa office namin. So ang ginagawa ko is sa umaga na kailangan mag-backup ng file server namin para in just in case na magka-problema. Hindi rin namin ma-retrieve yung halimbawa na-delete yung ano niya, yung file niya, pwede namin ma-retrieve. So everyday nag-backup ako. Depende kung gaano katagal din kasi apat na department yung binabackup ang mga file nila. So depende to sa nagawa nila kahapon, yun yung babackup ngayon. Gumagamit ako ng dalawang monitor para kasi kung isang monitor lang, kumbaga bukas email mo, nagbabackup ka, tapos nagbabrowse ka pa, kumbaga mayroon kang mga kini-check na site related sa
work mo, kulong yung isang screen. So, naglagay ako ng isa pang monitor para yun, naka-extend yung screen ko dun sa kabilang monitor. And tapos na yung isang folder na binabackup ko para sa isang department. Yan, dyan lang nag-start yung ano, yung aking work everyday. Tapos check ko yung remote server namin kasi nandiyan yung system application na ginagamit ng mga user. Eh, check ko lang kung gaano sila kung nagko-connect. Actually, yung iba kong mga ka-office mate, nag-start na lang ng 7 o'clock. Kaya lang ako ang pasok ko 8:30 pa. Kaya ganun ang pasok kasi dahil pa rin sa COVID, dapat hindi sabay na niyahatid sa place of work. Yung mga trabaho, mga employee, ganun. Pero parang ano din eh, parang pareho lang kasi magkikita din sila, papasok yung iba ng 7 tapos yung iba 8:30 or 8. Yung magkikita rin sila sa loob ng office. So parang yung pagpasok lang at saka pa uwi, hindi sila sabay pero pare-pareho lang din nag-i-stay sa office in between. So parang nadidipit yung sinasabing social distancing. Anyway, siyempre ingat na lang. Wear mask, tapos wash your hands. Basta humawa ka ng kahit ano. O kaya, kung meron kang hand sanitizer na merong alcohol, 70% ethanol, okay na. Ingat-ingat na lang. Ganun. Ako nga, parang hindi na ako komportable kung hindi nakamask. Sanay na ako. Kasi nga, meron pa rin COVID case dito sa Saudi. Hindi pa sila nasisiro kasi sabi dapat 14 days na walang new case. Pwede lang masasabi na talagang ano na wala ng virus. Pero may balita na seasonal na yan. Every year nandyan na. So, tingnan natin. Basta mag-ingat na lang. Check ko yung mga printer namin, remote, kung okay. Tapos, ngayon, medyo maaga pa eh. Wala pang 8:30. Wala pa ako nare-receive na tawag sa phone. Kasi pag naka-receive ako ng tawag sa phone, malamang maputol yung vlog. Kasi ginagamit ko yung phone ko. Hopefully, bago sila tumawag, tapos na yung Mexican vlog for now. Hindi ko alam kung in between nakapag-vlog pa ako. Kasi depende yan eh. Depende dun sa oras. Kasi nag-susupport ako sa mga user. Malabas ako ng office. Although, the same office lang. I mean, kung sa room ko, malabas ako. Pumunta ako sa ibang department. Eh, mahirap mag-vlog pag troubleshoot ka ng mga computer, user support ka. Kung may mga tanong kayo tungkol sa computer, baka makatulong ako, i-comment nyo na lang. Yun ang work ko dito eh, IT support ako. Since na nag-Saudi ako, ganun. So, talag-tagal na ako sa film na ko. Enjoy naman ako sa work ko, challenging. Kasi everyday may mga encounter kong bagong problema sa computer.
Kasi yung time natuturo pa ka rin everyday. Kasama na din yung mga user na medyo makulit. Ganun talaga, kasama sa work. Pero enjoy naman ako sa trabaho. Nasa last leg na ako ng ginagawa ko everyday pagdating ko. After that, yun, maghintay na lang ako ng mga call sa user o kaya kung mayroong instruction ng higher management para tungkol sa IT procedure o may request yung mga user, panibagong ano naman yun, trabaho para sa akin. Pero yung ginagawa ko pagdating sa office, matapos ko na. Tignan natin, hindi pala tapos yung backup ko. Pero ano na lang ito, yung everyday naman ng backup. Kumbaga, kumpi lang yung backup. Ang importante, may backup in case magkaroon ng problema. O kaya mag-down yung server, masira, yung file ng kumpanya, nandiyan pa rin, hindi mawawala. Medyo matagal to kasi itong department na ito marami sila eh. So, stop ko na muna. Itong dalawang to. Yan, sa dalawa. Bagong setup namin yan. Kahapon lang. Dev server. Para dun sa bago naming application. So, hindi pa siya tapos. So, gagawin pa namin niya mamaya, pero di ko lang alam kung mabablog ko. So, baka maging busy. Ipakita ko lang sa inyo yung setup sa ng mga server namin sa office. Ito yung UPS. In case na magkaroon ng power failure, meron pang time na i-shutdown yung mga server para hindi makorap yung Windows. Ito naman yung switch. Eh yung mga server yan. Yan, server. Ito, kaya bukas yan. Kasi, kinuha na yung mga hard disk gagamitin sa ibang site. So, for the time being, ganyan na muna yan. Pero, hindi naman yan nagkumagana eh. Pero gagamitin yan. Andito naman yung mga ano namin. Yan, CCTV. Tapos yung mga internet connection. Tsaka yung mga spaghetti na kable. Mahirap din kasi ayusin. Kuminsan dahil babago-bago. So, yan. Anyway. So, guys. I-30 na, so mamaya makaka-receive na ako ng tawag. So guys, napakita ko na sa inyo yung ginagawa ko everyday dito sa office. Gaya na nasabi ko, sa IT ang work ko. Kung meron kayong gustong itanong o kaya pwede natin i-vlog, makatulong, so comment lang kayo. So, bye for now, guys, and be safe.